Magandang araw at narito po ang nilalaman ng ating latest severe weather bulletin number 17 na ipinalabas nga ng PAGASA ngayon alas 11 ng umaga. So mapapansin natin na yung makapal na kaulapan ay nabawasan na dito nga sa Eastern Visayas at sa may bandang Leyte and Bohol and Cebu area, pero nag-shift naman patungo nga dito sa central, ilang bahagi ng Central Visayas, particular na sa Negros province, and then itong Western Visayas, Panay, tsaka yung other half of the Negros province, and then yung ilang bahagi ng Southern Luzon, particular na sa Mimaropa and ilang portions ng Calabar Zone as well as the Bicol region. So patuloy nga kumikilos, halos pa kanluran itong bagyong si Ursula for the last 12 hours. At kaninang alas 10 ng umaga, ang mata ng bagyong si Ursula ay tinatayang nasa may bandang Libertad, Antique na. Kataglayin lakas na hangin, umabot hanggang 140 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At ang pagbugso ng hangin, posibleng umabot na hanggang 195 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa rin sa direksyong westward sa bilis na 20 kilometers per hour. So, nung nagsimula po tayo mag-monitor sa bagyong si Ursula habang nasa labas pa ito ng PAR, ito yung naging pagkilos niya hanggang sa kaninang alas 8 ng umaga. Mapapansin po natin, just a recap, nagkaroon po ng tatlong landfall kahapon, 4:45 unang landfall, Salcedo, Eastern Samar, 7:30 PM, Tacloban City, and then around 9:15 PM dito sa Kabugkayan, Biliran. Then kanina namang madaling araw, 2:30 AM, dito sa may Gigantes Island, Carles, sa may bandang Iloilo po, and 8:40 ng umaga dito sa Ibahay, Aklan. And sa westward na movement ito, posibleng anytime today ay mag-landfall ito, possibly huling landfall dito sa may bandang southern part ng Mindoro provinces. Meron pa rin tayong tatlong warning signal na nakatas sa ilang bahagi na ating bansa, bagamat may mga na-downgrade na simula pa dun sa ating previous weather bulletin kanina alas 8 ng umaga. Lahat po ng kulay orange ang signal number 3. Samantala, warning signal number 2 naman ang nakataas sa southern portion ng Quezon, particular sa Makalelon, General Luna, Catanawan, Mulanay, San Narciso, San Andres at San Francisco. Sa lalawigan ng Marinduque, warning signal number 2 rin po sa natitirang bahagi ng Oriental and Occidental Mindoro, kasama nga dyan ang Lubang Island, sa Masbate kasama ang Tikaw at Burias Island, Cuyo Island at sa extreme northern portion ng mainland Palawan, particular na po sa Linapakan, El Nido, Taytay at Araceli. Warning signal number 2 naman po, Iloilo rin nakataas, Guimaras at sa natitirang bahagi ng Antique. Habang warning signal number 1 sa Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, sa natitirang bahagi po ng Quezon, sa Laguna, Batangas, Camarines Norte at Camarines Sur, sa Albay, sa Sorsogon, at maging sa natitirang bahagi po ng mainland Palawan, Dumaran, San Vicente, Rojas at sa Cagayan Silio Island. Samantala, warning signal number 1 din dito sa may bandang natitirang bahagi ng Negros Occidental, sa Northern Cebu kasama ng Bantayan Island, Madrideos, Santa Fe, Daan Bantayan, Medellin, Bogo City, San Remedio, Tabogon, Tabuelan, Tuburan, Asturias, Carmen, Catmon, Sogod, Borbon, Tabogon at sa Negros Occidental. So yung mga lugar po na may warning signals number 3 and 2, asahan natin patuloy na makakaranas ng masungit na panahon. Pag sinabi natin masungit na panahon, malalakas sa pag-ulan, malalakas na hangin. Itong mga pag-ulan, posibleng magdulot ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa, flash floods and landslide naman sa mga lugar na malapit po sa gilid ng bundok, lalo na kung ilang araw or nakaranas na ng malalakas na pag-ulan nitong mga nagdaang 12 to 24 hours. Samantalang malalakas na hangin naman, posible pong makasira ng mga bahay na yari sa lumang kahoy, weak materials, pwede makapagpatumba ng poste ng ilaw, makapagpatumba ng mga puno, so as much as possible, stay indoors and patuloy pong makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan and disaster reduction management officers at magantabay sa 3-hourly update ng PAGASA hinggil nga sa bagyong si Ursula. Ito yung current location ni Ursula as of 8 o'clock this morning, at inaasahan natin na bukas nga ng umaga ay tuluyan na itong, yung sentro nito ay tuluyan ng lalagpas ng kalupaan ng ating bansa. So sometime between this afternoon to evening ay posibleng mag-landfall dito sa southern portion ng Mindoro. So yung pinakita natin kanina dyan, warning number 3 and 2, masungit na panahon. Warning number 1, karaniyan po, magiging maulap, may mga pag-ulan at pulupulong, mga pagbugso ng hangin. Dito sa Metro Manila, posibleng pong
afternoon onwards ay masimula na po nating maranasan yung mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Bukas ng umaga, inaasahan naman na patuloy nga itong kikilos palayo na ating bansa, palapit sa western boundary ng ating area of responsibility. At posible, bukas ng hapon or gabi tuloy na itong lumabas ng ating PAR. Sa Sabado ng umaga, totally outside the Parna at nasa West Philippine Sea. Possibly a tropical storm category na lamang. And pagdating po ng Sunday ng umaga, ay halos malapit na siya dito sa eastern seaboard ng Vietnam. Totally outside the air responsibility. Now, ano yung inaasahan natin sa araw na ito? Particular na muna dun sa mga lugar na under warning signals number 3 and 2, yung malapit po sa direct path of the typhoon at yung mga areas na on the direct path of the typhoon, occasional to frequent heavy rains. In terms of hangin naman, yung mga destructive typhoon winds, particularly yung binabanggit natin kanina, areas under warning signal number 3, makaka-apekto sa Mindoro. Ang northern galing yung lakas niya, bakit niya na may... Today,